nung nakidnap nga niya si Saira, grabe ang dalamhati ko sa sarili ko. Nung ngayon dito sa lugar na pinitirhan niya, ano po yung mga pagkakaiba? Malaki pong pagkakaiba dito. Gawa ng dito po, simula po kami nung nakaalis sa Batangas. Dito po talaga mahirap ang buhay. Gawa ng wala kaming pinagkukunang iba kundi magtanim. Kaprom di vlog ang tunay na maaasahan. Kaprom di vlog mabait siya na kaibigan. Yun mga kalingap, mapagpalang gabi na po sa atin lahat. Ayun, welcome back po sa ating multi channel. Ayun, for today's video mga kalingap, dito po tayo muli kila Saira. Ngayon, pinatid po natin yung bag natin. Inutusan tayo ni Saira kung nakuha yung bag niya. Op, wait lang, at may dala tayo dito na ulam. Diyan lang kami bumili sa daan. Ayan o. Masarap to, Rina? Oo. Okay na tayo. Op. Lakasan mo. Op, angat mo muna. Angat. Sige, sari ko. Yeah. Very good. Good job. Good job. Bumili ako ng isda dyan sa daan. Ayan o. Para ulam natin. Tay, kumusta po? Yan o, ano yan, bahala ka na dyan. Ako anong luto yan? Dyan o, sa pinangki daw yan ay, sa Riwa. Ah? Oo. Bago, kung kanina nga, tumatalon pa. Oo. Tumatalon-talon pa. Tay, kumusta? Masiyar muna ako, alam mo naman talaga ako na. Oo, mga kalingap, nandito po tayo sa bahay nila nanay. Kumusta nai? Kumusta naman po. Kumusta ang maghapon? Ito, ay, si Bunso. Ito ba yung Bunso? Hindi. Ah, itala ko yung ano niya. Anak yan ni ano? Ay, dala akong isda. Rina, anong masarap na luto dyan? Peritos. Peritos daw? Ay, peritos. Hindi, maganda yun. May ano, no? Peritos. Ay, di, ito. May kalamansi. Tapos may kamatis. Kamatis. Parang pangat. Ano po? Diyan yan. Nung nabili namin. Pali, opo, diyan na sa may dinaanan kasi wala na kang nadaanan doon sa ano, traffic ay. Ano isda po to? Eh, ano daw, abo? Sabi abo daw. Sarap na ito po finirito siguro. Kakaliskisan. Ito. Pwede na siguro dito yan, ano po? Parang matimik. Ano lang? Ay baka itong prito. Matimik ito. Ano na lang, pagsamahin na lang dyan, pangat, lahat na. Ginanga. Pwede ito. Yung kakamatisan? Ito. Parang ano lang, parang ano lang siya, parang bulang lang lang ang dating. Kamatis. Hindi naman to sir, ano lang. Yung iba, ilang peraso, piprito natin, tapos salak ko natin dyan. Ay, pwede yun? Oh. Gagataan? Mm-hmm. Ay, kayo mabali mo. Kaya mga kalingap, at dito na po tayo maghahaponan dahil ginabi na tayo, pag-i-scout. Kaya dito na tayo kila nanay. Ay, merenda niyo po yan? Po kanina. Ay, merenda. Paborito ni Rina yan. Ayan o, kutsara. Gutom si Rina. Nay, ano nga pala yung ano? Yung pinaano nyo, pinanglulutuan nyo, yung pinapadikit ano? Paano kung basa yung ano? Limpo. Paano kung basa po yung kahoy? Ay, minsan po naandyan ang kahoy sa ibabaw. Sa bagay, habang nag-uusok yan, ano po? Nado, pag ganito namang mainit naman, kahit dito lang sa baba. Kaya nga. Magkano lang po upa niya dito sa bahay na ito? 500 po. 500 po. Mura-mura na ito. Okay na. Pero parang ang ano na niya hanggang dun lang din sa ano? Sa yung kinikita namin. Kasi kulang talaga. Bago pa makaahon, ilang araw din. Ayan. Bago ka makaluto ng ano? Inuuling dun sa niyugan. Magkano nga po ginagastos sa isang linggo? Ano po? Pagka bigas lang at ano. Minsan patuyo-tuyo lang. Okay na, at least may ulam ano. Gulay na, gulay. Tapos ang kinikita nyo sa isang linggo, magkano naman? Kung minsan po ano lang siguro. Mga 1.5 ganun. Kakaliskisan pa yan ano? Mm-hmm. Ano masarap na luto dyan, ano? Saira? Ito ano, sinabawan, prito. Prito. Ito yung panlahok. Ito na magluto. Pwede ba? Anong tawag niya sa isda na, alam mo? Hindi.
Nadaan na lang namin yan kasi wala na halos kaming maano sa daan ay. Doon o dyan sa may dagat, baga parang bagasbas. Doon namin nakita. Yan, ito lang po yung nadala nating bigas. Wala na kasing bigas doon sa ano, sinanay. Magkano lang kilo ng Saira? 65. Grabe na ang kilo na. Grabe. Sunod dito, di na tayo mabigas. Puro kanggos na lang. Puro kanggos. Kaya nga po, nagmerienda ng kamuti pa. Kunti na lang eh. Kunti na lang kakainin. Ubus na yung kamuti, ma? Ubus na. Kunti na nga lang inabutan nila. Oh, kala ko nagtira kayo eh. Saksakto na siguro ito sa atin, 2 kilo, ano? Dami na po yun. O isa't kalahati lang. O 1 kilo lang, no? Kakailo. Di naman ako malakas kumain. Si Saira lang malakas kumain? Tapos bibitukahan. Mamaya na bibit. Ito po mga kalinga po yung kamuting kahoy yung dahon. Ano luto mo naman dito, Saira? Ano luto mo? Kagataan. Baon sa anak kami kanina, hindi kami nakaahon. Siya po. Masyadong mataas kaya di naahon. Oo. Kaya gagamitin po mga kalinga doon sa kagataan na kamuting kahoy. Talbos ng kamuting kahoy. Kompleto pala po yung anak mo ngayon, Aide, yung dalawa. Uwi ka hapon. Ginabi na kami kasi dami namin pinuntahan. Puro ano, ikot nang ikot kung saan saan. Pag wala ka nang lulutun, tsaka lang malakas. Sige, natin yung sige. Nakuha ko yan sa ano. Sa doon sa bundok? Parang martilyo. Baga nakita ko yung una dito ay. Nagpukpok doon ni sir. Maganda yung ano. Pumukpukan niya sa ulo. Sabi ko maganda nga pala itong pang pit-pit ng regalo. Na ilan nga po yung nag-asawa nyo na anak? Dalawa. Dalawa. Bali para yung babae. So, tas mga bata pa. Ano po? Minsan kasi tayo yung ano baga, yung kahirapan baga ng buhay. Ano, yung, parang feeling nila, pag nag-asawa sila, maahon sila sa kahirapan. Lalo. Maahon sa kahirapan. Ayos na yung ginawa nila. Bugbog naman sa pangarap talaga. Wala talaga eh. Pero ano po sila na mag-aral talaga. Siyempre, sino ba mga magulang ano? Hindi magsabi na mag-aral ang anak. Kaya ito si Saira. Ano ko nga yan. Iwasan mo talaga. Boyfriend. Nandyan lang yan. Ang dami-daming lalaki sa mundo. Trabaho muna, sabi ko, intindihin pagkatapos mag-aral. Sabi ko sa kanya, kung mag-aasawa ka, di baling gwapo, basta mayaman. Hindi siya maghihira. Oo. Sabi ko, practical dapat. Practical po talaga. Kita niyo naman kasi ang hirap ng buhay. Hirap ng buhay, lalo at wala na maipapamana, ano? Talaga po. Lupa lang sa dapog ang ano natin, eh, pag-aari. Lupa sa kukuha, kakapit. Lalo na't ano, yung income lang ninyo, isa uling, ano po? Oo. Baka sa mga pananim. Pananim lang. Yung pananim naman, bago magusing. Tagal. Lalo na't kung, pinakamahina nga, kunyari mga gulay-gulay, 1 buwan, 2 buwan, bago mabenta. Oo. Ay kung palay naman, mga 3 months, ano po? 3 months. 3 months. Saka kung si Saira, kung talagang, nasa edad ka na, kung mag-aasawa ka talagang ano, yung trabaho. Yung hindi lang basta trabaho, di ba po? Yung ano talaga. Yung stable talaga yung trabaho niya. Sigurado hindi na kayo, contract. Hindi maghihirap. Yung hindi na ba ano, hindi na contractual. Regular talaga nagtatrabaho. Parang umos na. Hindi pa rin si mama matutoy. Yan para ano. Ito yung pang double bar na rin sa ira. Nalo ako kahoy. Nilagayan na ng ano? Ang tawag niyan? Pugon. Pugon siya. Ano yan? Ayun. Minsan pag may nakasalang na huwag kang magpuputol ng ganun. Kasi pag ginano mo, tadya ka mo yung kawali. Diamond yun. Dinadaan na lang siya sa lakas. Ito yung lutoan nila o double burner.
Ayan, Tatay Jose, ano? Yung buhay po ninyo dati, saka yung buhay niyo, yung buhay niyo sa Batangas diyan. Yung tapos nung ngayon dito sa lugar na tiniterhan niyo. Ano po yung mga pagkakaiba? Malaki pong pagkakaiba dito, gawa ng dito po simula po kami nung nakaalis sa Batangas. Dito po talaga mahirap ang buhay, gawa ng wala kaming pinagkukunan ng iba kundi magtanim, pinagtataniman namin, nag-uuling kami doon. Pinauuling nung may-ari ng lupa at para masasayang nga naman yung kahoy. Oo, masasayang. Tapos siyempre para hindi naman po pati ganun, hindi naman pati ganun kadami. Mga apat na sako lang. Tatlo. Ganun, di pa mga ako sanay talaga mag-uling. Sayang nga ho yung mga pangarap ko sa anak ko na hindi malang ho natupad gawa ng sa hirap po siguro ng buhay. Yun ang nangyari, maaga nang si pag-asawa. Sabi ko malaking panghinayang sa sarili ko. Sabi ko hindi naman ho kami nagkukulang ng pangarap sa kanila na sabi ko ang edukasyon ka ako para sa inyo yan eh, wala naman ho nangyari talaga. Siguro iniisip nila hirap ang buhay, akala nila yung pag-aasawa ay ganun lang kadali, lalong minamadali nila ang sarili na lalo silang buti mo lang kung yung kanilang napangasawa ay medyo may kaya din, isa rin lang naman na wala ay, sabi ko wala, yun lang talaga sir ang ano, panghinayang ko sa kanila. Ginagapan ko sila sa tinataguyod ko sila sa pag-aaral. Yun. Wala naman nangyari sa kanilang pag-aaral. Inunap, ano yung isa ganun din, 16 years old pa lang. Ano na? Nag-asawa na. Wala, sayang. Salamat kayo, Kapuan Din, kasi nagdala ka po ng ulam sa amin. Nung kami na sa ano sir, nung nakidnap nga niya si Sarah, grabe ang dalamhati ko sa sarili ko. Sinasabi ko, bakit sa amin pa nangyari yung mga ganong bagay na wala naman kami baka kung ginawang kasalanan, kung bakit yung pang napili anak kong makidnap. Akala ko nga hindi na yung makakabalik sa amin. Sabi ko, inisip ko ako na sabi ko, hindi na masama talagang gumanti. Talagang yun ang gagawin ko sana. Gagantihan ko sana. Saka isa pa yung mga sinabi ni Saira nung naandun siya, yung mga bata. Maraming bata pa raw na naandun. Kaya sabi ko, yun ang inisip ko sir. Nung ano, di kami huwi pumasok na doon kasama yung mga pulis, tapos SWAT. Tapos nung pagdating namin doon, sabi, kaya sinama kami ng pulis, sabi para makilala mo niya yung gamit ng anak mo. At isang katibayan niya yon. Kaya sumama niya kayo doon sa, nung nag-read sila doon sa ano, sa pinagdalahan kay Saira. Kasama ho kami mag-ama, yung anak kong panganay na lalaki. Nagpapasalamat po ako dahil nakilala po namin kayo. At sa hirap po talaga ng buhay namin, napakalaking tulong po ng nakilala namin po kayo. At maraming salamat po sa mga tumutulong po sa amin. At higit sa lahat po yung mga taong may bukal ang napili ng Panginoon para po kami ay matulungan sa buhay po namin ngayon. Napakahirap po ng aming nadadanasan po.
So yun say, ano, yung mga, siyempre yung mga mapait na pinagdaanan mo sa buhay, hindi rin biro, ano? Ano yung mga natutunan mo, lalo ngayon, di ba tumigil ka sa pag-aaral? So ano yung mga plano mo ngayon sa buhay? Ano, unang-una po sa lahat, ano, dun po muna sa napagdaanan ko po at natutunan ko po. Ano, kailangan po, ano, huwag po basta-basta magtitiwala muna agad sa ibang tao. Kilalaan po muna ng lubos, ganun. Tapos, naging aral din po yun sa akin kasi po talaga pong malaking, mas, ay malaki pong ano yun nangyari sa amin eh. Gusto ko lang pong, ano, ipagpatuloy yung pag-aaral ko, matupad yung pangarap ko, ganyan. Para po makabawi po sa lahat ng ano, nangyari po sa amin. Karina, natanong ko si Papa mo, yung mga pangarap niyo sa pangarap niya para sa inyo. Apo. Gusto niya makatapos kayo sa pag-aaral. So, doon sa iba mong kapatid, eh, nagpag-asawa na nga ng maaga, ano? Apo. So, ano yung masasabi mo doon sa sinabi ng tatay na gusto kayo makapagtapos ng pag-aaral? Muli mo ba siyang bibiguin sa gusto niya o anong... Ano po, hindi na lang po ako mangangako. Gagawin na lang po talaga. Kasi po, mahirap po mangako ng ano tapos. Well, maganda po gagawin na lang para po mag-ano. Tapos ay, doon sa pinagdaanan mo na hindi nga maganda, ano? Apo. Ano yung mga naging aral sa'yo doon? Yung nasabi mo kanina na huwag magtitiwala. Apo, basta-basta po sa mga bagong kakilala ganyan. Kailangan po kilalaan po muna ng maigi. Kasi po, ano po, kumbaga, sa pag-iingat na rin po yun sa sarili. Tapos pag ano, pag, siyempre, pag sumasiriwa sa isip mo yung ano, yung mga pinagdaanan mo na yun. Apo. Minsan ba may time na parang takot na takot ka, mga ganun? May time ba na ganun? Apo, mayroon pa po. Ano, parang hindi na rin po kasi nawawala sa isip ko yung mga ganun bagay po. Lalo na po't naranasan ko na po. Pero para sa akin, kung makalimutan mo na ano, apo. Looking forward ka na para... Imulat po yung sarili sa bagong ano, yes. Mangyayari sa buhay. Tama, kasi pag hindi ka nakakalimot dun sa mga pinagdaanan mo, yun ang magiging hadlang para hindi mo matupad yung pangarap mo. Apo, kumbaga dun po manggagaling yung hina ng loob. Yan. Mapanghinaan ng loob. So, siyempre. Gawin mo lakas ng loob. Yes. Siyempre, gusto mo bang... kumbaga maging proud sa si tatay mo. Siyempre. Diba? Gusto mo ba siyang paakyatin sa stage na sasabitan ka na yan ng ano? Okay. Ng, kumbaga graduate sa kurso na gusto mo. Ano na nga ulit yung kurso mo? Criminology. Criminology. Okay. So, sigurado magiging proud si tatay mo dahil unang-una, yung pangarap niya sa inyo magkakapatid, eh, finally natupad, di ba? Kumbaga ano na tayo. To make the story short, nandun na yung ano, nakatapos ka na. At si tatay, grabe. Nakakabawi na sa paghihirap nila, Papa. Yes. Napakahirap ng mga pinagdadaanan nila tatay mo, lalo na sa buhay. At sa isang linggo, o ano, kulang-kulang pa minsan, di ba tayo? Kulang-kulang talaga. Kaya kung parang lalaruin lang natin ang buhay, wala tayong paputunguhan niya pag ano. Kumbaga, seryosohin. Seryoso. Napakahirap ng buhay. Mas maganda ngayon yung may tinapos ka. Apo. So, yung may title ka na pinangahawakan. Katulad ng sabi ni tatay na wala siyang maipapamana sa inyo kundi yung edukasyon nyo lang na sana matapos. Ano? Gurado naman, so supportahan naman ganyan sa abot ng kanyang mga kaya. Apo. So, siyempre, ano, at, dapat tapusin mo talaga, Saira. Dahil napaka, ako nagsisisi nga ako dati, hindi ako nakakatapos. Ano lang yung natapos ko, 2 years lang, kulang pa ng 2 years. Sana ay ano, matupad mo yung pangarap mo. Para yung pamilya mo kahit pa paano maiahon mo ano, mabigyan ng magandang kinabukasan. At sa darating mo, siyempre darating din panahon na magkakapamilya ka. Apo. Para maging ano na stable na yung buhay mo. Apo. Bago ka magpamilya, ano. Maayos na yung buhay. Kumbaga yung mga pinagdaanan ng mga kapatid mo, gawin mong inspirasyon. Apo, aral na po pa. Yes. Kumbaga pahalagahan lahat ng mga dumarating na tulong. Kung ano man yun, para yun ang magiging way kasi, para maging ano, maging successful ka someday. So yun lang sana ano, sa iba. Apo. So yun po ano, mga kalingap, kain muna po kami. At para pag-uwi sa bahay, tulog na lang. Bagal talaga dito. Lutok na yun oh, alasin mo na pa. Kimi sabaw. Kimi sabaw. Dito muna oh. Thank you.
Nagkakamay lang ako. Masarap na mo kami. Dito muna ako sa ano. May apoy ng... Maraming salamat po sa pagkain ito na hinain ko sa aming Panginoon. Maraming salamat po kasi po may panibagong blessing na naman po na dumating sa amin dahil po sa tulong ni Kuya Capron di Lord. Maraming salamat po kasi po siya po yung naging daan po ninyo para po makarating sa amin, makatulong sa amin. Lord, maraming salamat kasi po kahit po papaano, meron pa po kami na hahain sa pagkainan sa araw-araw po. Yun lang po, in Jesus' name, amen. Thank you. Kain po tayo. Kain tayo. Ito po yung mga ulam natin, mga kalingan. Ito yung masarap din. Ito yung pinaka the best. Kamating kuy. Kamating kahoy. O, kain tayo. Kain na kayo. O, kain. Maliliit. Ang lalagay nyo, ano eh. Pares man lang ng laki. Grabe, ang sarap nito. Hindi mo makukuha. Kakamay din lang ako. Namiss ko po kasi ito. Oo. Hindi, na, para malapit sa'yo. Oh. Anak mo sa'yo? Anak mo nagluluto? Oh, sino pa pong walang plato? Si nanay? Maanghang-anghang yan. Ay, masarap po yan. Masarap na pag maanghang. Oh, sino pa plato? Meron na ako. Ay, ikaw. Sabaw. 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 Yan, sida. Jaisel. Jaisel. Zay. Nagyan mo sa bawang yung pa. Zay. Ano lang po? Yan lang po sa counter pot. Dati ano eh. Kay na master. Maganda rin okay. Yun. Parang mo nga mag-painting. Magaling mo okay. That's it. Kaya ka i-drawing niya Kuya Capron? Kaya? Talaga? Mahirap i-drawing yung mukha ko? Okay lang yun. Si iba nang dudrawin. Mahirap i-drawing yung mukha ko. Nag-i-error na pag dumadaan sa ano. Sige. Kain. Kain po tayo. Napinsan din namin. Nagpapadrawing din. Oh? Mga mukha nila. May bayad. Ito ba yun? Nang. Piritos, oh. Ngayon na. Ayun na. Ayun na. Malakas pa yung tuhod. Ta. Eka na, kain na. Ayaw mo kumain? Si Rina. Ay, puso ko. Nauna si Rina kumain. Sarap na yung isda na ito. Sariwa daw ito. At kasi kakahuli lang daw po kanina. Pangki lang pati. Gami eh. Dito ka na dala isda, sabaw lang? Ito, ito. Pag hindi ka putik ng mga talagang mabubuhay.